Wow, talagang tumataas na ang tensyon sa isyung ito. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, may mga espesyal na tracker team na ang PNP na pinangunahan ng CIDG para sundan si Harry Roque. Hindi lang PNP, kundi kasama rin ng NBI at BI sa pagtugis. Mukhang seryoso ang gobyerno sa utos ng Kongreso at tila magiging matinding laban ito sa mga kinasangputan ni Roque. Abangan ang mga susunod na pangyayari. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinion sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba, subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Magandang araw sa inyong lahat, ha? Siyempre, narito na naman tayo sa Spokes Hour. Ay siguro alam niyo na po, no? Pinaa-aresto na naman ako ng Kongreso. Eh alam niyo naman. Is that better? Oh, okay na. Okay na yan. Ako pinupuruhan ng Kongreso. Sabi ni Seth, lumipat siya from TikTok. Alright. Oh, ayan na, resume live na. Nagkalat noong pulboronic video. Ang FB na po namin is Luminous by Pixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan or Pixie Cruz Angeles na page. Ay, page, not personal account. Tumakbo nga ako ng senador sa okay. team, pero hindi naman kami naging malapit. No? Kahit oh, okay na. Kahit talagang hindi naman talagang ako naging malapit sa kanya. Kasi talagang parang may distance. Super siya, clear daw sa YouTube. Tao, no? Yun so ulitin po natin. Kaya nag-give up na rin ako. Nasabi ko, edi wag. Totoo na mayroon that flight is an indication of guilt. Kailan po siya ginagamit? Now, in criminal cases. Abogado, at sinusumit ito bilang ebidensya sa isang trial for a criminal case. Wala pong kapangyarihan ng Kongreso na mag-contempt para so, dito naman, sabi naman ni Surigao del Norte, 2nd District Representative Robert A. Barbers, Roque should set an example, not avoid accountability. If he continues to resist, it will only reinforce the public's perception that he is guilty of the allegations. Dito ako nagtataka. Parehos po silang mga kongresista nagsasabi na, sige, iisipin ng publiko na guilty ka. Imbis na sabihin na gagamitin ito para sumitihin, isumiti sa hukuman, to the, ano, baging bahagi ng body of evidence that will prove your participation in a particular crime. Hindi sinasabi niya. Sinasabi nila, the public will believe you are guilty. But guilty of what? So far, wala pa po tayong nakikita na sinasabi nilang krimen ang sinasabi nila. At worst, itong si Attorney Harry ay bahagi daw ng Pogo. At best, ano, posible daw na siya ay opisyal ng Pogo. Take note of the term posible. So far, ang napapatunayan pa lang ay siya po ay abogado ng isang kontratista ng Pogo na nag-apply din para maging Pogo. At alam niyo po, naging ano pa yung ebidensyang isinumpite? Nakipag-meeting daw siya sa ano? Sa PAGCOR. Ngunit sinabi naman ng mga opisyales ng PAGCOR, maliwanag na nandun siya bilang abogado ng kontratista. Gamitin nila para parusahan ng mga tao sa paglabag sa batas. Kung talaga sa tingin nila again, hindi po krimen yun. Pero sa totoo lang, bakit pinapasukan ng Kongreso ang di umanong pagiging guilty sa isang krimen? Hindi naman po sila mga investigador ng NBI. Hindi naman po sila investigador of any kind. Sila po ay nagpo-conduct ng not even an investigation, but an inquiry in aid of legislation. Eh meron ba silang nakita na kahit isang lupa? Kailangan maliwanag, nililiwanag ng ating mga kongresista, although madalas nakakalimutan nila ito, kailangan iliwanag nila na tinitingnan nila ang mga pangyayaring ito kasi baka naman nagkulang ng batas. Baka naman dapat bang gawan ng batas itong mga Pogo o gawan nila ng batas na bawal ang mga Pogo. So sa akin po talaga, hindi nila ginagawa yun. Busy sila sa pagdidiin ng ilang mga tao. Halimbawa, sa
Yun nga, ang pagpipilit na si Attorney Harry, miyembro ka ng POGO, eh, diba? Diba ano ka? Diba opisyal ka? Bukod pa dyan, tungkol naman dun sa iba, anong kinalaman ng mga special relationships ng ano ng ibang mga tao pagdating sa alleged crimes na sinasabi nila? Kailangan ba na ganyan sila karahas sa kanilang pagtatanong? Tama kayo, may nagsabi dito na tila mayroong mga kongresista na akala nila sila po ay mga judge at nag-uway ng ebidensya sa isang criminal case. Wala pong ganun. At wala po silang jurisdiction sa mga ganyan. Ang masama niyan ay ginagamit pa nila ang ibang mga termino na hindi naman pala nararapat para sa pagkakataon na ito. Pero natalo kami matapos nila isang taon. Sabi ni Ma'am Dalia, disoriented na yata sila kung anong mandato nila. Piling Supreme Court lang. Naman po yung panahon, nag-iisang taon bago sila napa layas, no? At ngayong napalayas na sila, tinake over naman ng gobyerno. So, baliwala ang panalo nila. Kasi gobyerno ngayon ang nakaposisyon doon sa... Sabi ni JJ, kung ganun, alisin na yung right to an attorney. Patawa. So, parang pyrrhic victory, no? Wala rin nakuha. Sabi ni Kenshin, unfair po sa mga siyempre, resource persons lalo na kapag mag-invoke ka ng right, iko-contempt ka agad. At meron din silang nabayaran na partial para doon sa... kabahagi nung kabuuan. Ma'am Christine says, if we tried these congressmen by the same standards they're pulling on, putting on others, they'd fall so short, they'd be in the ninth circle of hell. Stop this congressional terrorism. Ay, wala pong ganyan kahit anong okay. So, let kasi me take a moment na magpasalamat muna. Salamat kay Edoc at 66, kay Andrea Lozada. So, siguro naman naintindihan ninyo. Kay kay Ma'am Dalia times 10, kay Bara Erosikloy, kay Ma'am Dalia uli, kay GPA 2024, kay Randy, Chechi Lepechi times 5, kay Bai John, kay Flory, ang contempt kay JJ de la Peña Criste, finger heart and I love PH. Kay JJ de la Peña Criste ulit two more times. Sa panapu sila ng kaso laban kay Kasi at doon sa iba pang mga involved sa Lucky South 99. Hindi po ako kasama sa kahit kay anong kaso. Lugiel Flores, kay Nards, kay JJ ulit, kay JJ. So wala po akong kasong hinaharap. Kay Perlito Horka. Sa hukuman, ang kaso ko lang po, eh dahil ayaw ko nga ibigay kay Noto Cyber Criminals, kay JJ muli, sa investigasyon ng POGO. At nandyan nga po yung decision kay ng Benson. Rimaru Tristan, kay Ross DC, kay JJ, kay Bambay, kay JJ, times 3, kay Dan Alhambra, sa investigasyon. Kay JJ times 4 pala, kay Aunoya times 3, ang inards nila ay parang nagkaroon daw ng korupsyon dahil yung mga Coco Fran, Cocoy Romualdez, di umano ay binili ng Lopa family na kamag-anak. Thank you very much po. Sa, dito naman po sa kabila, maraming salamat kay Kitty Golfer. Always watching daw siya. Kay Ed S, kay Willow the Cat, kay Ross L, and kay Doras. Dorcas. Maraming salamat po sa inyo. Now, Guillermo Raymond says, tama ba natanggalin nila para matagal masira ang isang tao? Patagalin nila para matagal masira ang isang tao kung sapat na pala ebidensya nila, dali na sa hukuman. At tanong ko yung mga abogado sa Congress, pwede bang masuspindi sila at madisbar kasi sa maling paggamit nila ng practice ng batas sa kapwa nila abogado? Hindi po, kasi yung parliamentary immunity nila means that they're also immune from administrative cases. Importante talaga, seek ye first the kingdom of God. Yan po talagang pinaniniwalaan namin. Sabi ni Junaid Da, kaya nakapwesto yung mga ibang kongresista dahil sa mga vote buying, dapat alisin yan, need to clean up the elections. Palay, e biglang naging subdivision at naging commercial pa. Sabi ni Luffy, sino po ba ang maka-countercheck sa kanila? The courts. Si Mayor po, binalaan niya ang Kongreso tungkol sa budget. Pero ngayon pang sila-sila lang din. Ng legislative
investigation. So ulitin ko po ha, hindi ako pugante dahil ako po ay lumabag sa batas. Pugante ako sa Kongreso lamang. Wala po akong pakialam. Roldan, Mukera says, good evening. Ikaw ang kailangan namin. Ay, pray na sana tatakbo ka para senador. Tulungan mo po kaming mga mahihirap. Tutulong naman po ako, pero hindi po lahat ng tulong ay magagawa lang ng ating mga government officials. Pwede pa naman po dito. Salamat po kay Bim Cañete. Thank you kay Mabel. Ay, Bim says, ba't hindi na lang sa court mag-file ng case at doon ipakita lahat ng dokumento? Hindi inaabuso ang kapangyarihan bagkus nilalagay sa tamang lugar dahil merong limitasyon lahat ng power or authority. Nothing is absolute and courts have the power to do so. So, hindi lang po murder, payo ko lang, sabi ni Sarah kay VP Sarah, for the third time around, huwag na siyang magpabudol dahil ang taong bayan at mga kaalyado ni PRD ang natatamaan. Alam nyo, sa totoo lang, ramdam din naman po niya yan. Thank you kay Daddy Jess. See, times 28. At ngayon, may kumakalat, may lumulutang. Meron daw 12 na parang 12. Alam niyo, nararamdaman naman ni VP Inday yan. At sa totoo lang, di ba? Kaya nga humarap siya sa hukuman. Lumalaban na siya to make up for that. Pero sa totoo lang, ma'am, di ba? Budol nga eh. Budol tayo. Budol siya. Huwag naman sobrang ano, sobrang hampas sa kanya. Kailangan pa rin natin siya. Ay lumabag sa kanyang kapangyarihan at naging guilty of abuse of power at grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction, illegal po ang kanilang order. Kinikilala ko po na kinakailangan magkaroon ng desisyon sa Korte Suprema. Kaya nga po, aantayin ko ang desisyon ng Korte Suprema. Samantalang nag-aantay po ako, importante po aking kalayaan. Okay, papasalamat lang po muna ako, Andrea, Edoc, thank you. This is the list by Joan, Nards, Roz, DC, Nards, N. Chang times 2, Jing 0702 times 4, Andresa, sabi nila, dapat Daddy Jess times 28, Daddy Jessie times 2. Okay. Sabi ni Kier, bakit di makaintay mga Duterte sa susunod na eleksyon? Bakit ang gulo nila or ninyo? Sino ba ang magulo? Hindi ba ang nanggugulo dito ay ang Kongreso mismo? Nasaan ang gulo na sinasabi ninyo? Kung gulo ang tinatawag ninyo dito sa aming pagsasalita o sa kritisismo laban sa gobyerno, I'm sorry to disappoint you. Pero ayon sa batas, hindi gulo ang tawag doon, kundi ang exercise ng kalayaan namin magsalita at magpahayag. Kung yung rally naman ang sinasabi ninyong gulo, I'm afraid the Constitution also says that we have the right to peaceably assemble and petition for the redress of grievances. Kung sa tingin ninyo magulo yan, then I'm afraid you're in the wrong country. Kasi ayaw niyo pala ng ganyan. Eh, bahagi po yan ng demokrasya. Maaari naman po kayong lumipat dun sa mga bansang komunista kung meron pa at mamayagpag po kayo dun. Kasi bagay na bagay sa'yo na gustong mag-oppress ng mga kalayaan namin at tawaging magulo. Hindi po ganyan. Huwag po kayong ganun. Medyo masama po yan. Thank you kay Mami. Ang Quad Committee at itong Kongresong. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at pagtangkilik ha. Alam niyo po talagang o di ba? Merong mga hindi talaga kayang makipagsabayan kapag ganito yung argumento. Pagbatas na yung sinasabi natin at pinag-uusapan na natin mga prinsipyo ng batas o pinag-uusapan natin ang mga nakasaad sa ating saligang batas, ang pinakasagot lang ng mga tolls na nagiging representante ng administrasyon na ito ay ngak-ngak mo. Diba? How incredibly intelligent. How erudite. How, what sparkling wit, diba? Matatameme pa ba, tayo dun sa mga sinasabi nilang ganyan? Grabe silang makipagsabayan sa matatalinong usapan. Sa usapang batas, sa usapang demokrasya, sa diskurso, o debate. Napakagaling. Wala akong masabi. Waiting ho ako. Kailangan ko ba mag-power trip?
Alam nyo, maraming sinasabi ito si Attorney Harry Roque sa likod ng kwad. Inogences, looking at the bigger picture, what is obvious here is using their authority to intimidate their political enemies. That is actually quite right and very well said. They're looking to intimidate their political enemies, but because their political enemies are not easily intimidated, they go to far farther lengths, such as, but not limited to, actually putting them in jail, detaining them, detaining us, trying to shut us up, sending calls after us, calls on the payroll of government. Incredible. San ka nakakita ng ganyan? But what we see here is bakbak sila ng bakbak kay Attorney Harry, which makes me believe that he must be quite, how do you call this? He must be very, very scary. Bakit? Diba? He will be this scary only. The reason I'm saying that is because they're throwing the kitchen sink at him. Tignan mo yung ano, yung publicity that they're putting him through. They're calling him a fugitive. Fugitive? Wala namang criminal case against him. Pwede nilang sabihin, he is evading an order of contempt. Pero some of them actually even say he has an outstanding warrant from Congress. Congress cannot issue warrants. A warrant is an order issued by the court. What they can issue is an order from Congress. Then, and they can say that that order from Congress is for his detention due to contempt, to a citation for contempt. Pero hindi pa rin pwede. You know why? Because for contempt to be imposed as a penalty, the Supreme Court in the Supreme Court has said that dun sa Farmelli case, say Lincoln Ong case, the Supreme Court has said it requires due process. So what they can do is issue an order for Attorney Harry to be brought to Congress to answer why he should not be cited in contempt. Kulang pa actually. Nagre-require na ang Korte Suprema, kailangan sumunod kayo sa requirement ng saligang batas para sa due process. Wala ho kami pakialam dyan. Pero ipaliwanag mo sa amin kung bakit tumaas ang value, ang net worth ng iyong korporasyon na kung saan ay may kaugnayan doon sa Lucky South 99. Sabi ni Vicky, parang martial law na, wala na tayong karapatan. Meron pa naman. Unfortunately, kahit ina-assert natin, either hindi nila tayo pinapansin or even worse, nilalapastangan nila. Tingnan nyo, wala na talagang mga argumento yung mga pinapadala nila dito tulad nitong si Winston. Sabi niya, baba na, paka OA mo. Wala naman nakalagay sa saligang batas na ang OA bawal magsalita, di ba? Kahit sabihin mo pang OA ako. Actually, halatang halata, Winston, na wala kang argumento. Wala kang masight na batas. Wala kang masight kahit reason, kahit rational, kahit argumento. Wala kang masight na facts. Wala kang ang masight kahit kongresista yung mga sinabi nila, magamit mo man lang sa argumento mo. Hindi, ang pinakamadali lang para sa'yo ay tirahin ako bilang tao. Ang tawag dyan, ad hominem. Ibig sabihin yan, sir, I'm sorry, Sir Winston, but your argument fails. Kasi ako ang tinitira niya, ang kinalaman ko dun sa argumento ko. Diba? Anong kinalaman yan? Kahit pa nga sabihin mo kung anong klaseng tao ako, ina-underscore mo lang o pinalalabas mo kung ganong kahina ang utak mo, kung ganong kahina ang reasoning mo at yung ano, what the court refers to, your the paucity of your argument. Diba? Kumbaga, sa withdrawal, overdrawn ka na po sa bangko ng argumento. So, balik na lang po kayo pag mayroon po kayong maiko-contribute sa diskurso.
Sabi ni JOD, may parusa o reprimand po ba sa mga nagsasabi na fugitive ang isang tao kahit walang due process? Maaari pong mag-file ng, and I understand na si Attorney Harry ay nakapaghain na po ng kaso sa Korte Suprema para itigil na yung mga ganitong ginagawa sa kanya ng Kongreso na paglalabag ng due process. So, iintayin po natin kung ano ang magiging resulta nun. Yun nga po, yun nga ang sinasabi ni Attorney Harry, hindi siya a-appear sa Kongreso until may ruling ang Korte Suprema tungkol dito sa ginagawa sa kanya ng Kongreso. Joseph Tribbiani says, mahilig yung mga trolls na yan sa basta, yung mga argumentum a basta, walang argumento. Tulad sa usapang China, basta lang anti-China sila kahit Pilipino daw sila. Pero naaayon ba sa batas ang pagiging anti-China nila? Wai, hindi nga naaayon sa facts eh. Di ba't ganito rin ang ginagawa ng admin ng Duterte administration? And we call them out here. Halimbawa, nung panahon na pinag-uusapan nila si Laila De Lima, look at the congressman then and the congressman now. Yung iba doon, kasama doon. And yes, we called them out here. Hindi ako naniniwala na tama na babaklasin nila pati love life ni Attorney Laila De Lima. However, she can still be liable sa ano, sa bar, to the bar, to the Supreme Court for these actions. Wag niyong sasabihin na walang sala siya. For the others, I'm not sure. Pero definitely, I called that one out. It doesn't make it right, whether it's in the last admin or this one. Oh, sasabihin niyo, why? Pag ginawa ba in the last admin at tinall out namin in this admin, ibig sabihin mali na kami? Ibig sabihin naging tama na? Or ibig sabihin kami yung masama? Hindi. You can say na ano, posibleng selective. Pero ako, dito sa Luminous, hindi. We were consistent. At tandaan ninyo, wala kaming sinabi tungkol. We would call out Attorney Laila De Lima for the following. Okay? Number one, yung hindi niya pagsunod sa Supreme Court, contemptible yon. Number two, yung mga ano, nagpa-interview siya. The petitioner filed a petition against the respondent. Ma'am, wala kang sinabi. Yung mga ganyan, ang dami namin ganyan. We would call her out dahil humaharap siya sa media. Wala naman siyang sinasabi. Okay? So bago dumami, dami-dami na kasing comments, baka hindi ko mapasalamatan lahat. Baka naiingit siya kasi ang dami niyong gifts ditong pinibigay. So, ang daming nagpapadala. Dahil maraming nagpapadala, kailangan mag-call sila. Ang saya-saya! Kasi I don't think that their own blogs get that much eh. So, thank you kay Emelinda Luvido-Cri. Thank you kay BH3. Uy, nagpadala ng heart. Sabi ni Mark M, it's karma hitting them now. Ganun lang yon. Thank you kay Coco. Thank you kay VH3. Sabi ni Kershian, I am with Attorney Harry Roque na magtago kasi nagpa-persecute na siya. Sabi niya, kasuhan niyo na ako. Totoo yan. In fact, ganun din ang sinasabi ni Alice Go. Kasuhan niyo na lang ako. Kesa yung pinapahiya nyo lang ng pinapahiya yung tao. Thank you, Ma'am Dahlia times 4. Doon sa supposed proceedings. Thank you kay VH3 times 62. Wow. Pinakita talaga nila sa mga trolls. Believe naman ako dun sa mga followers. Thank you kay License, kay Mommy Wenny. Wow. Thank you, Mommy Wenny.
ay mali, sabi ni STFU. Set si Alam, thank you very much, VH3, nagpapadala pa rin. Sabi ni Ma'am Emelinda, BBM trolls refuse to know the truth. Well, JJ, thank you, times three. Sabi ni Ma'am Esther, bakit ayaw niyo humarap sa Congress? Well, hindi ba dapat Congress should first ask kung bakit niya ayaw niyong humarap? But ito ang guess ko, is that he's not getting anything good out of Congress. Hindi, there is no justice there. They are not asking questions in aid of legislation. And as a matter of fact, they are misusing or abusing their parliamentary immunity to viciously libel him. So, ikaw, type nyo, kumbaga, thank you kay Lost Shadow times T. Yung haharap ka, tapos magpapagulpi ka lang ng magpapagulpi. Thank you kay VH3 times 122. Thank you. Oh, pinakita talaga. Thank you kay VH3 for the heart, kay Daddy Jesse, kay Coco Fran. Kay JJ, times three. Peace and love. Hi kay Roy Galfo. Thank you kay JJ uli, times three. Ma'am Dalia, thank you. Kay Sets, Elam, kay VH3. Diyos ko, hindi ako makahabol. Lost Shadow, Ma'am Dalia, times nine. Ayun, sabi ni Morning Madness, character assassination. Legal character assassination. Ma'am Mabeth, maraming salamat po. Uli kay JJ times 3, kay Melanie times 3. Sabi ni Lily, hindi justice ang ginagawa sa Congress. VHP times 14, Daddy Jess times 2. Okay. Mambay, Joan, thank you. O, dito naman po tayo. Thank you kay Rise Up TV, kay Yang Si, sabi niya, been watching you since Karambola, kay Sarah Nakamura, kay Christina Arcillas. Maraming salamat po sa inyo. Ito pa, sabi ni Marcy, I am not a KOJC member, but I feel so bad for Pastor ACQ. Galit sila kay Pastor sa pagsabing Son of God, lahat tayo ay sons and daughters of God, if you believe to be in Jesus' name. Pero para sa akin, kunwari, kahit hindi ako Kristiyano, o kung sabihin man na Kristiyano ako, nirespetuhin ko ang karapatan ninyong maniwala or hindi maniwala. Kasi nandyan din yan sa saligang batas. Hindi tayo magpapabor ng isang relihiyon. Hindi rin tayo magbaban ng ibang relihiyon. Hindi natin pwede gamitin yung ating religion para bakbakin ang iba. Hindi yan tama. Sabi ni Who Won Paolo, ad hominem was probably invented by a 6-year-old. Kapag asal na siya, sasabihin ka na, you ugly. Actually, kids used to do that. When my daughter, when she was 3, would say, pagka when she would get so frustrated, tapos hindi na niya ma-argue, sasabihin niya, pangit ka. So we knew na she would lose her temper na by that time. Thank you kay EXR. Sabi Ma'am Christine, the last admin when it pertains to Dilima has her cases going through the courts. Totoo yan. The 19th Congress Acting Judge Jury Executioner is not the same. May punto naman po kayo doon. You're right. But I still felt bad that they would take apart her personal life in Congress. It's not something I want us to like. It's not something that we should be doing. But it's correct for them to investigate her, no? To see, has she been,
for example, yung hindi niya pagsunod sa Korte Suprema, sa utos ng Korte Suprema na huwag palabasin si Gloria Arroyo. Even if Gloria Arroyo became an ally of Duterte or isn't an ally of Duterte or is questionable or whatever, yung hindi niya pagsunod sa Korte Suprema, dapat sinabi niya muna sa Supreme Court na ano, dapat nag-file siya ng very urgent motion. She should have resorted to the legal processes. Instead, inipit lang niya si GMA. Now, I'm not a fan of GMA. I don't dislike her either. Pero, para sa akin, if the Supreme Court issues you an order, dapat sumunod ka. Ask questions later. Or, di ba, file your motion. After all, there are ways to question it. Thank you kay Julius times P at kay Teresa times 1. Sabi ni Wilson, what can you say about Senator Aimee? I don't say anything about Senator Aimee. Sabi ni Ma'am Dalia, investigate properly, follow the law. John Les, thank you very much. Sabi ni Shuni, pumapanig lang kung sinong matino. Tulad ng Duterte, kung nagkataon si virus ang matino, why not? Yes, pero so far na, you know, there's some things that I agree with her, ha? Halimbawa, agree ako dun sa, to some extent, medyo a little too woke, pero andyan na yan. Yung Safe Spaces Act, I agreed with her on that one. I like the idea of what we call legislative activism. Yung may nakikita tayo that there's something here, we need to correct it. Dapat tama na yung mga bastusan, na gender-based na bastusan. Kaya nga naasar ako kay, ano, sino ba yun? Si Paduano ba yun? Yung nagsabi na about Attorney Harry making inferences or insinuations about his gender identity. Yeah. Di ako agree dyan. Di rin ako agree na yun nga, na mambabastos tayo na gender-based. Or mambabastos tayo, period. Pero yung gender-based, nasa batas na siya. Thank you kay Ma'am Dalia. Si Congressman Abante pala. I apologize to Congressman Paduano. Hi kay Madam Ellie. Uy, batiin niyo naman nanonood si Madam Ellie. Jean Phoenix, thank you. Pastor pa naman, sabi niyo yung Jowar. Badok, thank you. Sabi ni Rolly C, mga trolls, welcome dito. Basta don't forget to share. Tama yun. Sabi ni Tech Talk, parang tulfo na nangyari. Trial by publicity, paano kung mali yung assumption nila na damage na nila yung image ng tao? Ay, punto kayo dun. Diba? Tingnan natin yung ibang share screen. Ayun. Talang ha. Ito, tignan nyo yan. What they're doing. Ay, sorry. Ayan. Ayan. Sinabi ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil na ang special tracker ay binuo. So, ang title ng post ng Pilipinas Today is Special Tracker Team Binuo ng PNP versus Harry Roque. So, shades of KOJC, ano? Hinahanap nila si Attorney Harry based on an order, a citation for contempt sa kanya. So, dapat, again, may due process yan. Sabi ni PNP Chief Romel Francisco Marbil na ang special tracker ay binubuo ng mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. So CIDG po
I thank you kay Badok. Si IDG po ang ano ang naghahunting. Nakatutok sa paghahanap sa puganting si Attorney Harry Roque. Wow. So the Filipinos today calls him a fugitive. He is not a fugitive from justice because the proceedings before Congress are at best administrative in nature. Pwedeng contemptible, tama yon. And merong parang criminal nature ang contempt, which is why you're required to comply with due process before you impose a penalty. Ito ay matapos humingi ng tulong ang House Quad Committee na pinamunuan ni Surigao del Sur 2nd District Representative Robert Ace Barbers sa pulisya upang maaresto si Roque matapos siya patawan ng contempt ng Kamara dahil sa hindi pagsipot sa mga pagdinig at hindi pagsumite ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth sa Lupon. Tiniyak naman ni Marbil na magiging professional ang mga miyembro ng CIDG Tracker Team sa pag-aresto kay Roque upang tiyakin na hindi nila lalabagin ang karapatang pantao ng abogado na nagsabing wala siyang balak tumalo sa Quadcom hearing dahil ito ay isang kangaroo court. Sabi ni JOAR, may pakwintas pa na malaking krus, mapagpanggap na yung... Sino po yun, yung may malaking krus? Thank you kay Ma'am Jean at kay Sir Melvin. Nasaan yung first part? Two parts kasi yung comment nung isa dito eh. Sabi ni Blackman, pabor ba daw ako sa divorce? Matagal na po akong nag-live tungkol dyan. And yes po, pabor ako na magkaroon ng batas na divorce. Kung ayaw niyong mag-divorce, huwag niyong gamitin yung batas. Thank you kay Chechi. Alright. So, meron na ngayong special tracker team. Bakit mas mahalaga? Napakahalaga ng pagpunta ni Attorney Harry doon sa Quadcom hearing na kailangan mag-create ng special tracker team ang PNP at ipagsabihan, ipublicize bakit this takes precedence over other notorious criminals, lalong-lalo na yung mga kriminal na involved sa violent crimes? Or is it possible na nagkukulang na po ang pansin na binibigay sa mga ordinaryong kriminal na binibilang ng PNP as index crimes? Paano ba yan, PNP? Ganito ba kahalaga si Attorney Harry para sa peace and order ng Pilipinas? Sabi ni Raymond, bakit walang napapansin ang hukuman? Hello, matagal ko na pong sinasabi sa inyo at Sir Raymond, nandito kayo pag ine-explain ko yan. Napapansin ang hukuman? The court will decide cases that are brought to them. Hindi po sila papansin tapos biglang sasabihin na, oh, patawag si ganyan. Hindi sila kongreso na ganyang kaepal. Ayon sa batas at sa saligang batas, ihahain yung kaso sa kanila. Hindi sila maghahanap ng kaso. O ang DOJ, as the, ano, siguro in relation to the NBI and other law enforcement agencies. But as I've often said, may parliamentary immunity po ang ating mga kongresista at mga senador. Which means what they say, what gestures they make in Congress during the time that they are working. So, yung mga privileged speech, inquiries in aid of legislation, committee hearings, committee meetings, and so on. What they say there, they are immune from suit. Okay, thank you kay Kuletu. Ay kay Sir Melvin, salamat. Kay Kulet po, nakailan kasus. May dami. Right and Just, thank you.
Right and Just, Sunny Brillo, Kulet Ku, times 4, times Bali, times 6. Thank you very much po. Ano yung invitation sent? Oops, hindi po ako nag-i-invite. Sorry. May napindot lang po ako. Kung nakatanggap kayo ng invitation na umakyat, sorry po, that was unintentional. Kasi hindi kayo makikita nung kabila eh. Sinabi na po ito, McRae says, PRDP na invite din ng Quadcom. If hindi sumipot, kaya ba nilang ipakontempt? Sinabi na nila hindi nila ipapakontempt. Which means hindi nila kaya. Kenji Bro, thank you very much. Sine di pwede kasuhan ng kongresista? What do you mean sine? Sabi ni John, if plenary ang venue to scrutinize budget ng pangkalahatan, bakit sa latest vlog ni Kong Marcoleta, pinigilan siya makapagtanong about the 6 trillion? Sa totoo lang, for show na lang yan. Actually, formality yon. Ang lahat talaga ng katanungan ay doon sa investigation ginagawa. Sabi ni Ma'am Dalia, they're using their shield to humiliate people. Vote wisely ang solusyon. Mark De Jesus says, may nagawa na po kayang bagong batas ang Kongreso at Senado para mas protektahan ang interes at karapatan ng taong bayan kaugnay sa mga investigasyon na ginagawa nila in aid of legislation. Ba't naman nila gagawin yun? Diba? Kung wala po eh, di ba malinaw na pag-aabuso sa kapangyarihan ng ginagawa ng mga kongresista sa inimbitahang resource persons, lalo na at may pagkakataong binabaliwala nila na makinig sa advice ng abogado at minsan pinapatawa ng site in contempt. Look, nakakasuhan naman sila. Gaya ng ginawa ni Lincoln Ong sa pag-detain sa kanya. The court can check their behaviors but they cannot be hindi sila pwede kasuhan ng criminal cases. Okay? Ulitin ko. Yung alam ko galit kayo pero be reasonable. Huwag kayong mag-expect na mauuna ang hukuman. They will not reach into that. They will not be epal. Bawal yun. They will wait for cases. O ngayon, meron maling ginagawa yung mga kongresista, pwede natin i-reverse yung mga halimbawa, ganyan. Gusto nila mag-submitin ng very private document si Attorney Harry. Punta siya sa hukuman sa Supreme Court para i-prevent yan. Kumukuha siya ng TRO or ng injunction. Pero umaandar pa yung proseso doon. In the meantime, napaka-sama ng mga ginagawa dito sa paglalabag ng mga karapatan nila, ng mga resource persons. So what can we do? Ini-expect nyo ba? Naggagawa sila ng batas para pigilan ang sarili nila. Sa tingin nyo, ganyan ang human nature. Diba hindi? Why would they do that? Why would they limit their own powers? Eh ito na nga, eh, sayang-saya sila sa sarili nila, sa ginagawa nila. So, pwede natin silang, pwede silang kasuhan, but only by the persons who are damaged. These persons can go to court. Like Lincoln Ong went to the Supreme Court and said, hindi tama yung detention niya. And the Supreme Court agreed at sinabi, basta na lang kasi kang dinetain, wala man lang pagkakataon na i-explain mo. And they weren't even listening to your explanations or your attempts at explanation. Iyon nanalo. Normally nga, the courts don't even want to restrict the power of the legislature when it comes to contempt. Kasi paano na, nga naman sila mag-i-impose ng discipline? Again, I see nothing wrong with the law. But what I see are abusive congressmen. These go into the people themselves. The law isn't wrong. It isn't bad. But it expects that these people will be upright and just.
That's the presumption kasi. The law presumes that you are upright, that you are just. And then when you violate the law, that's why you're brought to court. Eh, itong mga to, nag-elect tayo ng masasamang tao. Sabi ni Ma'am Patty, PNP daw is still going to file cases of obstruction of justice against the KOJC while some victims of PACQ will be testifying against him. That is the law. That it's okay for them to, at least they file the cases. Dadalin yan sa hukuman. Hindi yung inaaresto nila arbitrarily, walang dahilan. Pinag-aanuhan nila, pinuposasa nila, wala naman. Ano, they're just simply angry because their domicile, the place where they live, where they work, where they worship, is being violated. Sabi ni Bridge, power trip po nangyari, ginagawang drama, if not Congress, who else can restrict yung power trip? Ibarra says, bakit gano'n ang mga congressman kapag ayaw nila ang sagot ng resource person, sasabihin sinungaling, kasunod nun, move for contempt na. Kasi nga, immune sila. And can you please not phrase it as a question anymore? Kasi nagmumukhang you want an answer from me, samantalang meron naman kayo ng kasagutan. Sabi ni Ma'am Christine, Risa's so-called advocacies are not ingrained. It's just to pander. When it's her deemed enemies, she acts like they're not entitled to safe spaces. Totoo naman. Ipe says, dapat ay wakasan na yan. Sino kaya ang magiting na tatayo katulad ng tapang ni Tatay Digong? Anong definition po ninyo ng tatayo? Ano po yung ano nun? What? How do you mean tatayo? Ano yung venue? Ano yung action na ini-expect ninyo? Itong pagsasalita ba, hindi pa ba tumatayo? Hindi pa ba tayo nagsasalita sa ating sa administrasyon na we will not stand for this? That we are resorting to a political solution for this? Hindi pa ba yung tumatayo? Please define what you mean. Kasi hikayat tayo ng hikayat, stand up. Manindigan, pero kung hindi mo i-define yan, paano yan? Sa akin, you must speak up. Ralph says, hindi siya pinapasalita sa Congress as the Congress holding the right to ask and resource person only to answer. Parang ganun ata yun. Well, usually ganun kasi inquisition yan eh, inquisitorial eh. Gawain nila yung ginawa ni gagawin nila uli yung ginawa nila sa KOJC. Gosh, napaka-demonyo talaga ng gobyernong ito. Chris Malu says, grabe na to talaga tong bangag na admin na to. Dapat talaga wakasan na ang administrasyon. Be careful. Abante yung may cruise. Malaki yung cruise? Yikes. Sabi ni Sonic, di ba naiyak-iyak si BBM sa mga nawawalang bata? Hindi. Hindi sa nawawalang bata. Abused children. Very specific siya. Kasi yun yung event. Hindi, they don't care about yung mga nawawalang bata dito sa ano na nakikita sa online. Hindi. Ang sinasabi niya yung mga abused children, which I assume will be the ones na, yun nga, natagpuan na. What about the missing? Wala siyang sinabing ganun. Be careful with how you're saying, parang nagmukhang pinansin na nila ito. At so, mali ako at the last live. Hindi nila pinapansin yung hinanaing na lumalabas dito sa social media. It isn't about that. Pero sabi niyo, pero si Harry may special tracker team. O nga naman. Sabi ni Ma'am Grace, ito tama yung tanong niya, pwede bang arestuhin ng CIDG si Attorney Harry? Anong gagamitin nilang arrest warrant? Galing ba sa Kongreso? Okay, again,
There's no such thing as an arrest warrant issuing from Congress. Sinabi nga yan ni Congressman Johnny Pimentel kanina, ah, hindi po kami nag-i-issue ng warrant. Siguro nakinig dito na ano, it's a citation for contempt. Kasi usurpation na yung ginagawa nila kung di lang sila immune eh. So, ang the CIDG is acting on the request of the sergeant at arms, which is allowed by law. Hindi sila mismo, pero parang deputized sila, ganun. Inday-inday says, pinipilit ng Malacanang gift daw yun. Wala silang sinabing gift. Ang sabi nila, the party was thrown for him by old friends. Kung gift yun, liable ba sila sa BIR gift sa kanya dapat? Posible. Posible, may tax involved. Pero it's more like more likely would fall under the Code of Ethics at saka yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. If it's in relation to a contract or transaction involving government. Pero tama, pwede rin kasing tanungin kung yung throwing a party for somebody constitutes a gift that is taxable. Thank you, Kiruel. Times 1, 2, times 5. O baka nga naman, lumusob na naman sa property itong mga to. Noy Caps, thank you very much. Alexis Andan, thank you very much. At K Rise Up TV. Gallows God says, I've never liked Kibuloy, not in the least, and I even think he's actually done all the things they accuse him of. But the guy has yet to be convicted. They are in gross violation of his rights. There you go. That's fair. Sabi ni Edgar, ang dami-daming missing persons, di hanapin ng PNP para i-rescue. Ang pinagkakaabalahan ay pag-aresto kay Attorney Roque. Sabi ni Ma'am Dulce, we're very confident that Spox Harry will overcome this. So funny lang, he's against all these buhayas of the House of Thieves ng mga bobobo. Ate-ate lang, pero ninakaw naman sa pera ng bansa. Sabi ni Jedalyn, nowadays people don't defend what's right. They defend only those who they can benefit from. From whom they can benefit. There's a grammatical rule that says you can't end a sentence with a preposition. Sabi ni Eye of the Tiger, pwedeng i-life check si Attorney Harry. A life check is to determine whether he's alive or not. Baka you mean lifestyle check. Eh, hindi na po siya public official eh. So bakit niyo siya ila-lifestyle check? Para hanapan ng butas at makasuhan o madisbar? I don't think the Supreme Court will involve itself in a political persecution like this. Florence says, dapat yung budget ng mga nasa Congress ay nakadepende sa batas na naipasa nila na nakakatulong sa maraming tao. Yeah, but that means wala silang sweldo. Kung walang dulot na maganda na maraming tao, wala silang budget. Johnny says, kung nakapost lang lagi kung magkano ang gastos nating mga taxpayers tuwing nag-hearing sa Congress, malamang ubos ang mga boto ng mga abusadong government officials. I understand. Sabi, hey, it's R.A., lifestyle check si Sara Duterte. Go! Go lang! You will find unexplained poverty.
Davao Investment, thank you very much, times 5. Sabi ni Loli C, kung totoo concern ni BBM sa abused kids, sana sa DSWD siya nag-birthday party. Sana sinabi na lang niya kay old friends, mag-donate na lang po kayo dun sa mga orphanages at saka dun sa mga ano. Si former President Duterte, meron siyang House of Hope for Cancer, meron pang meron din siyang ano for abused children. Thank you kay XXXXX for the finger heart times 2, Ma'am Dahlia times 10. Finger heart times 3 uli si XXXX and Ma'am Bea, thank you very much po. 20% daw po ang SOP sa corruption sa government, sabi ni Stanley. That's not what I heard. I heard it's 30. Sabi ni Boy, may immunity sila kaya malakas loob nila mambarubal ng resource persons. Eh. Unfortunately, yeah. It's ang lungkot nga eh. Siguro, para sa akin, siguro dapat meron sila, yung immunity nila. Ano, meron ka lang passes. Kumbaga, meron kang parang, ano, get out of jail free card. Thank you kay Bea, times 4. Yung mga tipong, oh, gagamitin ko tong, ano, immunity from contempt for this hearing. Yeah. Tapos, mambabawlaw subas sila ng, ano, ng resource persons. Pero good for one day lang. O, tapos-tapos na. Brutal Noodles says, no check and balance sa Senado at HOR pagdating sa PDAP at sa pag-conduct ng hearings disguised as in aid of legislation. Yung hearings wala talaga, pero yung mga PDAP and all that, ay graft po yun. May ombudsman naman po. Sabi ni Matt, this is out of topic, pero curious lang po ako, ano ang political leanings ng UP? Kaliwa. Ang UP general rule, pero mas marami na pong apathetic, kumbaga. Hindi lahat eh. It's not very, ano na, it's more like a mixed bag now. Although, there was a time that UP was actually leaning towards the right, Kakaloka. But, you know, what do I know? I'm only enrolled. Sabi ni Ma'am Patty, ano yung kahinatnan nung sagutan ng mga kongresista sa issue ng budget tulad ng 1.6 billion na tinanong ni Representative Herrera kay Representative Kimbo kung saan gagamitin o napunta? Wala. Hindi naman tinanggal. Now I know kung bakit di pinabura ni PRD na gawing speaker si Tamba noon at di niya kinuhang running mate si Bangag noong 2016 election. Ay. Ma'am Grace says, kung ako lang, okay lang naman magpa-concert sila kung walang kalamidad. Pero ang nangyari, nalulubog na mamamayan mo tapos ikaw na leader, nagsasaya ka doon. Doon ako na windang. Jedeline says, takot maghanap ng totoong mga kriminal ang mga kapulisan. Mas madaling takutin at iharas mga law-abiding citizens like PAQ and Attorney Harry. Look, we're not saying here ano, that anybody is innocent or anybody is guilty. Ang sinasabi natin dito, huwag naman ganun. Huwag naman yung, kung everybody's entitled to due process. Huwag naman yung gagamitin mong, ano, yung soapbox mo sa Kongreso para balasubasin yung mga resource persons. I get it. If you catch them in a lie, pagalitan mo, anuin mo. Pero yung binabrowbeat mo, yung badgering, bawal din po yun sa hukuman. Let's go. It's badgering the witness. Asked and answered. Sinagot na nga eh. Or nag-refuse na sumagot. Babata, subasin mo pa. It's crazy eh. Ibig sabihin, mahina kayo magtanong. Hindi kayo marunong.
You could have asked a series of questions para umamin yung tao, whether inadvertently or not. Pero dahil mahina, dahil nag-abogado-abogadilyo sila, yung playing lawyer itong mga to, hindi sila marunong. Tapos, pag hindi nila nakuha gusto nila, they'll throw a tantrum or be condescending or ano, lash out on the resource person. This makes them terrible people. They may be immune from suit, but they're not immune from the judgment of the people. They're not immune from our criticism. They are not immune for the way that we will conclude that these people are terrible people. They must not have been raised right. Ugh. To be fair, Edgar, sabi ni Edgar, concerned ba si B sa mga abused kids? Bakit si Franz Castro convicted na sa child abuse di pa siya pinapakulong? Well, hindi siya pinapakulong because her case is on appeal. Kapag on appeal, hindi pa yan final. Kapag hindi yan final, she can file for bail pending appeal. And if it is granted by the court, and then she has bail. Nasa labas siya. And in fairness, hindi naman, walang kinalaman naman si Presidente because he's with the executive, nasa judiciary po yung kaso. Sabi ni Ma'am Christine, it's so frustrating. Imbis na mawala, dumami ang tulad ni Gordon na power-tripping character assassinating title by publicity lawmaker, impunity because of the legislature's unbridled power. Totoo yan. Si iMotivational Way says, anong magagawa ni Sarah if ever she wins 2028 regarding HOR para mabalance yung power nila? Masyadong gahaman, lalo na ngayon, abusado mga nakaupo sa gobyerno. Grabing corruption at abuse of power. Well, she can say that no legislator is going to be exempt from investigations into possible corruption. Bawal po. Eto, Renan, ha? Warningan lang kita. Sabi niya, ewan lang sa tingin ko bakit walang ginagawa SIMO to proprio sa paghahalay ng karapatan ng mga supposedly resource persons sa mga investigasyon nila. They cannot. Again, bawal po sa saligang batas. Kailangan po mag-file ng kaso sa kanila. To be fair, si Attorney Harry naghain po ng kaso. Hindi po pwede yung motu proprio na ganyan. Bawal po yan, sinasabi ko sa inyo. Yung motu proprio powers over administrative cases, ibang usapan yan, that's to discipline them. They cannot discipline the congressmen because the Constitution says they're immune from suit. Attorney Gadon was not a congressman when he was suspended and disbarred. Hindi nyo pwedeng sabihin parang walang paki ang ESI, pati ang Human Rights Commission. Well, Human Rights, yan, pwede mag-motu proprio yan. Pwede silang mag-imbestiga. But no, I will not allow you to disparage the court like that. That is not in their powers. Hindi talaga, kailangan intayin nila, sila ang hahainan ng kaso. They cannot do it themselves. Otherwise, mababakbakan sila for not being objective. Sabi ni Ma'am Janet, I cringe whenever we grin impishly after throwing a question or lash out on the person in question. Totoo yan. Yung pinagtatawanan pa nila, yung discomfort ng resource person. Parang, ay, tuwan-tuwa sila, tao sila na merong natapakan na langgam. So that's terrible. You're right. You're right. It's not something that we can like. Totoo yan. Anthony says, wala nang hearing in aid of legislation sa susunod. Palitan na ng hearing of contempt. At least kulong lahat ng resource persons. Wala nang magsasalita. Sabi ni Ma'am Sarah, the best po talaga kung lahat ng Pilipino lumabas na sa bahay, sama-sama tayo sa people power katulad ng ginawa na natin noong 1986. Yabisu says, di ba kahit may sariling rules sila sa Congress, ay dapat pa rin nilang sundin? Oo nga, ang saligang batas dahil nalalabag na nila. Yung
ano, tatakuting i-contempt umamin lang. You can remind a witness. Kasi sa court, pwede rin ganon. May I remind you that you are under oath and that you can be held for contempt or ano, or this can constitute the crime of perjury if magkamali po kayo ng salita. Pwede yun. Allowed yun. If ako binigyan ko ng birthday, binigyan ng birthday gift na ganun, masad ako instead of glad. Si PRD nga, kinall out yung lang red carpet na inihinda para sa kanya, binili na lang daw sana ng food sa mga bisita nung araw na yun. Well, ganun talaga kung meron kang political enemies, iko-call out ka rin. I thought super babaw yun, especially in light of the, ano, of this president who parties really hard. Indira says, pero delikadesa dapat man lang alisin si Franz Castro. I agree with this one. Ng Ethics Committee as representative, nag-iisa lang ba siya sa ACT Teachers Party List? I agree naman, ma'am, dito. Tama kayo dyan. Pero napansin niyo, tahimik ng Kongreso. Siyempre, may kailangan si Speaker Martin sa kanila. Sila yung attack dogs eh. They're the ones who are going after Inda. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinion sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba, subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.